sa mga kabaro natin na technician. Ngayong araw, introduce ko po sa inyo ang isang essential tools sa pag-complement. Ito po yung 7th generation ng motherboard tester. Actually, medyo isang taong ko na po itong nabili, na-unbox ko na. Sayang, no? Dapat pala yung nakuha ko pa lang noon. Ko pa lang siya ni-review. So, ituturo ko lang po yung mga ano nito, paano gamitin yung mga ports niya. Tsaka sa mga para lang po ito sa mga nagbabalak na bumili. So, ito po ang kanyang physical appearance. Narito po yung power button. Ito yung power indicator niya. Tapos itong dalawang to, button to para sa mapping niya, yung BESA tsaka JEDA. Ito naman para sa reset button. Itong kanyang interface para sa mga adapter. Yan, mga adapter niya. Bali, 7 klase yan. Ito naman yung port para sa 51 pins na FPC. Para sa ano to? 4K resolution. Mamaya testingin natin yan. Ito ang kanyang 12 volts DC input. Tapos HDMI input. Simulan natin ngayon na mag-test ng mga iba't ibang klaseng mainboard para sa mga ibang ano adapter niya. So plug muna natin yung power source niya na 12 volts. Sasak natin. Tapos power on, yan. Nag-on na siya. So, patayin muna natin. Magte-test tayo ng isang mainboard. Ito. Simulan muna natin sa mga mababang resolution. Ayan. Itong 30 pins. Hanap tayo ng compatible na adapter para dyan. Huwag po natin kakalimutan mabaliktad yung positive dun sa ayan o, yung baba niyang ground, yung taas ayun yung mga data niya. So naka-indicate naman dyan yung kung saan yung BCC supply. Ayan, sa likod meron din siya. Ayan, BCC. Tapos ayun na yung mga data niya. So tusok natin to. Hanapin natin yung positive line. Ayun o. Kita nyo. So tusok natin yan. Mahirap pala mag vlog na nag-iisa lang. Kailangan may kasama ka. Okay. Ayan. Tapos, huwag po natin laging kakalimutan, ito ang taas niya eh, LVDT is out, tutusok natin sa interface, hindi siya pwedeng paganyan, so usually paganyan lang siya pag tinusok, ayan, kapatayo, tutusok natin, ayan, tapos lagyan natin ang supply itong mainboard. AC source. Ayan. So, umilaw na itong standby ng board. Pindutin natin yung power. Then, power on. Ayan, umilaw na. Ibig sabihin, tumakbo na yung 12 volts dun sa, ano, sa adapter niya. So, ayan na. Lumabas yung resolution. Hindi natin nakita. Ulitin natin, ha. Ayun pala.
1366 by 768 LBDS nya Jaida. So test tayo ulit ng ibang adapter. Power off natin tong board. Test natin ibang adapter. Itong flex, flexion dulo. So tusok natin. Hanap tayo ng para sa flex. Ito, adapter na ito. So, positive. Lagi natin nahanapin yung positive. Dito sa kaliwa. So, dito sa side. Okay. Positive nandito sa side. Yun. So, paganyan siya dapat. Tusok natin ulit dun sa support. Power on natin to. Ayan. So, ayan yung brand. Yung resolution. Babasa natin yung resolution ng main board. So, test tayo ulit ng iba pang board. Itong isang board ulit, testingin natin. Lagay natin yung supply. Nilan yung board, no? So, hanap tayo ng adapter para dito. Hanapin muna natin yung positive line niya. Ito. Dito. Sa parting kaliwa. So ito siguro yung adapter para sa kanya. Sa kaliwa ang positive. Okay. Dito siya. Tapos power off muna natin to. Power natin. Ayun, umilaw na siya yung indicator ng adapter. Power on natin tong motherboard tester. So, yun na. Yun yung resolution niya, 1920 by 1080p. Kung napapansin natin na solarized yung image, dito natin siya isa-set, itong dalawa. So, pindutin mo lang yan. Yan, medyo kuminis na. Hindi na siya solarize. Baliktad eh. Parang mahirapan tayo sa pag-video. Medyo okay. Test tayo ng ibang board. Basta okay na siya. Medyo pangit lang yung video. Hindi natin masyadong maaninag. Pero dito sa akin, medyo clear naman siya. Makikita naman natin yung display. Tayo natin. Okay, ito naman board ng Sharp main board ang testingin natin. Ano ulit siya? 51 pins. So lagi po natin natandaan yung positive line. Kung nandito siya, so sa dulo ito yung positive line. Itong side na to.
Kuhanin natin yung adapter na para sa kanya. Yan. Lagyan natin yung positive line. Yun. Tusok natin. Tapos. Standby yung main board, power on natin, power on natin tong main board. Ayan, bumabas na siya. Ayan, sharp. So pindutin lang natin para sa mapping ano dito. Ayan, kita na natin. Sorry. Excuse me po. So, ayan na. Kita natin si Sharp. Working siya. So, test tayo ulit ng isa pang board. Okay. Ito na nga pala yung last main board na te-testingin natin. Ito yung 4K resolution na main board. So, simulan natin yung pag-test. Lagyan natin ng supply. So ayan, milo na yung standby power nya. Si 4K resolution na 51 pins, dito po natin putusok sa port na to. Ayan, dito. So kahit na magkabaliktad dyan, automatic naman siya kung nandito yung positive or nandito. Hindi mo na kailangan i-determine. Basta tamang pagsuksok lang ang pagka ano natin, pag-salpak. Ayan. Pusok natin. Durap. Yun. Okay. So, power on natin to. Mainboard. Power on natin tong motherboard tester. Yun, lumabas Spark 4K 3840x2160p. Ayun yung resolution nya. Okay na. So, ayan na po yung huling main board na tinest natin, yung 4K resolution, no? Para hindi na tayo mahirapan mga pa kung sakaling makabili tayo nito. Napaka ganda po nito gamitin, lalo na pag nag-home service ka at malaki yung unit, hindi mo kayang pull out. Kukuhanin mo na lang siguro yung main board nya at saka power supply. Then doon mo na i-repair sa bahay nyo. Dala-dala mo na lang ito. Balik mo na lang dun sa bahay ng customer kapag nagawa mo na. Napakaganda po nitong gamitin. Dito na lang po tayo. Samahan niyo po ako sa ating adventure sa mundo ng electronics. Marami pa tayong i-upload na video about tools, other equipment, at saka mga repair. Maraming salamat po sa inyong panonood. Hanggang sa muli po. Alam.